Hello guys, welcome back to my channel. So maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe sa akin at sa patuloy na nanonood ng aking video. So sa video na ito, i-share ko lang sa inyo kung saan ako tumutuloy ngayon at yung itsura ng tinutuloyan ko ngayon. So sa lahat ng DH, hindi lahat nakakaranas ng maayos na tuluyan. Siguro naman nakikita nyo sa mga social media na yung iba sa may kusina, sa may sala, kung saan saan na lang, diba? So sa bilang TH, ang hirap nung hindi ka nakaka-relax ng maayos, lalo na kapag marami ka ng trabaho. So napakasarap sa pakiramdam na pahinga ka ng maayos, lalo na sa gabi. Ako, naranasan ko na rin na magtrabaho ng buong araw. Tapos, yung imbis na pahinga ko, hindi ako makapahinga ng maayos dahil kasama ko yung mga alaga ko doon sa una kong amo. So, ang hirap. So, nagreklamo ko, nagsabi ako na gusto ko na kahit papano, kahit maliit na tulugan, bigyan nila ako dahil nga yung sa trabaho ko, hindi ako makapahinga ng maayos dahil yung mga bata, akala nila natutulog na, pero dun sa loob ng kwarto, naglalaro yung mga bata. Kaya sabi ko, bigyan nila ako ng space para makapagpahinga ako ng maayos. Yun, nilagay naman nila ako sa pasilyo ng hagdanan. So yung half ng paa ko, nahandun na siya sa may hagdanan. Hindi naman siya nakalabas. Kumbaga, ito lang yung hagdanan. Ito yung paa ko. So, kung malikot ako matulog, sigurado malalaglag ako sa hagdanan. Pero, okay na rin yun. Kahit na, dahil nga sa labas yung hagdanan, yung bukas sarado rin ng pinto. Yan din ang medyo nakakaano sa pagtulog ko. Pero okay na rin yun kasi kahit pa paano nakapahinga na rin ako ng maayos sa lugar na yun. So ngayon, masasabi ko, maswerte rin ako ngayon sa napuntahan ko. Dahil nga, una, walang bata. Pangalawa, ito, yung binigay nila sa akin na kwarto para makapahinga ako ng maayos. So, i-room tour ko kayo, pero bago ko kayo i-room tour, maglilinis muna ako. Dahil kaka-YouTube, nakapanood ng YouTube, yun, dalawang araw na ata akong hindi nakakapaglinis. Yun, pagka nai-stuck ako sa YouTube, siguro naranasan mo rin yun. Yun, kaya samahan niyo muna ako maglinis ng aking kwarto. Tara na! Ta-da! So yun, sabi ko nga sa inyo, maglilinis ako ngayon bago ako mag-room tour. So yan ang itsura ngayon ng aking kwarto. Nakakahiya, inday pa naman eh. No? So yan. Talagang ganyan kasama sa buhay yan. Ayun, katapos ko lang mag-washing ng aking damit. Yan, lilinisin natin yan. Yan. At may CR tayo. So, doon naman yung basement, nandun si sir, kaya maliwanag. At ito yung aking kwarto. Ayan. May rep dito, tapos yung mga tubig.
So, pasok na tayo. So, ito na yung loob ng aking kwarto. So, dito sa likod ng pinto, meron siyang cabinet. Mataas siya. Yan yung mga uniform. Tapos, ito yung mga gamit ko na iniipon. Ganun. As yan. Yan, nakita niya na siguro yung isang vlog ko na kung paano ko tinutupi yung mga tuwalya. Pwede rin naman gamitin yan sa mga damit. Ito naman yung mga gamit ko sa mga pang DIY. Talagang bumili ako ng colored paper, typewriting, at kung ano-ano pang anik-anik. Yan. Tapos, etong Durabox na to, puro mga basahan niya na ginagamit ko sa panglinis. Kung ano-ano yung nilalagay ko sa dingding para maging medyo magandang tignan, hindi yung white na white lang siya. Ayan, matagal na rin sila dyan. Dumami na sila. Ayan. At ito yung card ko na ipapadala ko bago ko umuwi. So, hindi pa fix yung laman yan kaya hindi ko pa siya ma-close. Diyan ako natutulog. At ang dami unan, no? Yan, ito pa yung DIY ko na butterfly na gamit ko ay magazine. Sa likod nito, ito na yung CR. So, hindi ko nabubuksan kasi may mga banderitas. Alam niyo na yun. Kasi katatapos ko lang maglaba. Yan, may washing din ako dito para sa damit ko tsaka sa mga basahan. So, bago lang tong washing na to. After 3 years, yun, binilan ako ng sariling washing. Ang cute nga niya kasi, ang liit. Kasya-kasya lang siya sa mga maliliit ng space. Itong lamesa na to, hindi ko siya ginagamit na para sa pagkakain ako. Yan, dyan ko lang siya nilagay patungan. Yan, kung ano-ano lang yan. Ito yung mga books na binabasa ko. Tapos, yan, iuwi ko rin to kasi binigay to sa akin ng kapatid ng amo ko. Sayang din siya. Pwede ko rin magamit yan sa Pinas. At dito sa table na to, table sa, ano tawag na? Kabayo. Oo. Kabayo ng plancha. Diyan ako madalas gumagawa ng DIY. So, yun yung selfie stick ko. Tinutusok ko lang siya dito. Yun, basta kung saan lang siya pwedeng tumayo na makatulong sa akin para maiano ko yung camera, yung cellphone ko. Yun. Minsan dyan din ako kumakain. Ganun. Yan ang, parang yan ang naging table ko. Ayun, Bible. So, pag gumagawa ko ng devotion, dyan lang siya. Ito ko gumagawa. Yan, yung mga DIY ko rin na makikita nyo rin yan sa mga videos ko. Yun, halumpatin nyo na lang. Ayan. Wala na ako istock na pagkain. Yan na lang. Galing sa Pinas yan. Nung umuwi ako nung May, yung pagbalik ko, hindi lang ako ng stock. Pero paubos na rin siya. Medyo matagal na rin. Ilang pa na rin. Ayan. Ito yung tuwalya. Nakasabit lang siya yan. So, yan. Masaya naman na may sarili akong kwarto. Yan. Kahit pa paano nakaka-relax tayo. Yan, nakita niya na yung
ka dito ngayon sa Riyadh, sa amo ko. Masaya naman kasi parang nagbabahay-bahayan. At saka nakaka-relax na ako pagkatapos ng trabaho. So, maraming salamat guys yun ang mag-share ko ngayon sa inyo. Thank you sa mga nag-subscribe ulit sa akin. At kung bago ka sa aking channel, please subscribe to my channel para updated ka sa aking mga susunod na video. Bye!